Hi! Magandang hapon mga kaabante. Ako po si Ray Pumaloy at sa ngalan ng ating napakagandang co-partner o co-host na si Dondon Cermino, ako po muna makakasama rin yung dahil busy ang aking partner. Dahil nalalapit ang Pasko at ang dami-daming deadlines, hindi siya nakakapunta ng mga press con, sa mga ganang mga interviews, no, dahil kinakailangan niyang tutukan ng aming pahina. Anyways, nandito po tayo sa Mall of Asia at isang napakaganda at kumbaga tinuturing na magiging big star sa 2020 ang ating kakapanayin mamaya. So, isa tong kapamilya, napaka super sexy na din at minsan na rin naging controversial, pero in a positive way naman. Kung sino man ito ay ibibigay namin sa inyo, kaya tutok lang po kayo dito sa aming show ni Dondon, kung saan walang atrasan sa telling sa chika super galing ang Abantel Liling. Tara na, halika na, dalit. Okay, at nandito tayo ngayon at nandoon siya sa likod natin, ang tinuturing nating pinakamaganda sa henerasyon ngayon, isa sa pinakamaganda sa henerasyon ngayon at talaga namang bonggang-bonggang kanyang karir. At nako, talaga naman, kung sa ganda rin lang naman ang pag-uusapan, ay nako, walang-wala kami ni Dondon Cermino rito bukod sa napakabata niya. Fresh and at maputi at palagi kong sinasabi sa kanya na kamukha siya ni Bea Alonso, o oh, diba? At malaki ang potential nitong batang to. So, pinagkakagulan ng mga fans kasi ito po ay meet and greet ng kanyang bagong inindorsong product, ang Catedal Ready to White. O, tinignan ko pa kasi baka magkamali ako. Alam niyo naman bilang ako ay isang, kumbaga, makakalimutan na. Ayun, mukhang tapos na at tayo na ang susunod. Na-excite na ba kayo? At magpapasalamat. Malapit na. Ang dami natin itatanong kasi alam ko meron siyang pelikula sa Metro Manila Film Festival at yun ang ating aalamin. At merong naliling sa kanya isang young actor na napakagwapo at tatanong din natin sa kanya. At iba pang mga kaganapan sa kanyang buhay, personal life at career. O sayang at wala dito si Dondon, ano? Pero kahit paano naman, kumbaga, magagampanan naman natin to ng bongga-bongga. Pero iba pa rin kasi pag nandito si Dondon. O, di ba Dondon? Di ba binubos kita, ha? Ay, nagpapasalamat na siya. So, ayan. So, sa mga fans na ito, sa mga fans itong young dramatic actress na to, ayun, eto na. Oo, ayan, eto na. Okay. Ayan, mga kaabante. Yan, please welcome Miss Elise! Finally, nakita na naman tayo for the second time around. Ang ganda-ganda mo, girl. Nakakaya namang tumapat sa'yo, tumabi. Kumusta naman ang araw na ito? Very puno ang schedule, pero happy to be here sa Watson's Moa para sa Catedal. Oo nga. So, sa dami ng ginagawa mo ngayon, di ba? Paano mo napapanitilan yung kagandahan at yung kaseksihan? Siguro, yun nga, with the help of konting tulong sa mga products na ginagamit natin, kasi bihira na din makakuha ng kompletong tulog, which is normal po. Wala, hindi pa kompletong tulog mo niyan? Wala pa pong tulog. Masyari. Kung lahat naman ng mga babae ganito na hindi kompletong tulog pero napakaganda pa rin, di ba? Pero importante din po yung vitamins para kaya pa kahit hindi kompletong tulog. Elise, meron kang pelikulang palabas sa Metro Manila Film Festival. Gano'n ka excited? Really excited kasi for the second time around, makakasama po ako ng isang malaking proyekto sa MMFF. And I'm really thankful po kala Ate Vice, Ate Anne, and the Star Cinema family. Kasi hindi ko naman po in-expect na ma-include ako sa project na to, pero bigla na lang pong dumating. Eh, siyempre naman, napakaganda mo, no? Baka mausog na kita, siyempre mo palagi mag- Ano ang role natin dito sa pelikulang Mall? The Merrier. The Mall, the Merrier. Yes, ako po dito si Mola, nanay po nila Vice and Anne. Ah, talaga? Yes, so abangan nyo ba paano naging nanay, diba? Saliit kong to naging nanay. Talaga? Pumayag kang maging nanay? Interesting yun. Pero interesting po kasi yung story. Meron siyang twist kung bakit nga kami ang parentals. Kasi kasama ko din po dito
Oo, kaya nga hindi nga natin pwede siyang i-reveal kasi nga baka ma-spoil, di ba? Ay, hindi ba pwedeng i-reveal? Na-reveal ko na, paano? Hindi, okay lang. Eh, sinabi mo naman na alamin or panoorin para. Kumusta naman pa yung pagtrabaho isang Vice Ganda at sa iba pang mga big stars like si Ann Curtis, si Dimples. Ang dami-dami nyo, girl. Grabe. Saka lahat po sila parang sobrang bigate, no? Sa set po namin, sobrang saya lang. Kasi kung ano yung saya na nabibigay nila sa screen, behind the scenes, ganun din. Pag nagkwentuhan kami, parang ang gaan-gaan ng trabaho. And then, nakakatuwa po kasi si Ate Vice, very ano siya, hands-on sa gustong mangyari sa storya. So, nakakatuwa pong makita kung paano sila ka-dedicated na sa ginagawa nila. Super loving-loving ba sila ni Ayon? Sa set? Parang nakakaigit nga eh. Talaga? Pero hindi naman sila yung tipong parang sobrang... PDA. Oo, hindi. Kaya okay, kasi alam mong meron, pero hindi naman nila pinapahalanda ka na... Sobrang PDA. Eh, bakit ka naman naiinggit? Wala ba kayo ni Jameson? Charot! Charot lang yun. Hindi, syempre nakakatuwa kasi si Ate Vice. Merong love life kayo na parang ma-feel mo yung kung nasa posisyon ka niya. Sobrang ang ganda nang nangyayari sa love life niya ngayon. Kaya happy po ako for her. Sa character mo? Asawa ko po siya. Ah! Hindi pa naman kayo, tapos naging mag-asawa na kay kaagad. Yes, and so kung makikita nyo po sa social media ng Star Cinema, unti-unti silang naglalabas ng video kung sino yung mga characters. Mm-hmm. So yun sa akin po, nailabas na, si Mola. Alam mo, nung first time kita na-interview dito nga sa Katidal, napag-usapan natin itong parang for a while naging issue yon, di ba? Tapos biglang nawala. Ano yon? Dahil ba katulad ba kayo ng ibang mga, di ba, ng mga celebrities sa kapamilya na itinatago, very secretive, dahil ayaw ma-invade ang kanilang personal life? Hindi naman po sa tinatago, pero syempre natuto na din po to keep things more private. Pero hindi naman to the point na tago. So, ibig sabihin, bigyan mo ako ng update. Kasi ngayon po kasi what you see is what you get na... yun nga, open naman din po ako sa sinasabi na hindi kami madalas na magkita ngayon. But we're still in touch. In touch, yes. Lalo dun sa shooting. Yes po, kasama ko pa din siya. Pero ngayon parang ang focus mo ngayon ay career mo na, ganun ba yun? Puro trabaho po ngayon eh. Pero yun nga, sinasabi ko po, habang meron pang dumadating, talagang dun muna po ako nagpo-focus. Kasi syempre mahirap na. Sigurado ba tayong magiging makulay ang Pasko mo? Magkakaroon ng rainbow, mga flowers, mga chocolate. Pero every Christmas naman po for me is really meaningful. Kasi nga, Pasko, sobrang yun yung nilook forward ko every year. Yun yung time na ano eh, parang ang warm-warm ng paligid, ng kasama mo, ng family mo. So yun, sana po maging colorful. Meron pa bang Christmas gift? O wish na gusto mong ma-achieve itong Pasko? Dahil sabi nila, pag Pasko daw, mas bongga daw mag-wish kaysa sa birthday. Pero halos parehas lang naman, di ba? And paano may celebrate yung Pasko mo? Tatlo yun at tatlong question. Oo nga eh. Nawala na ako. Alin ba'y sasagutin ka muna? Meron ka pa bang gustong ma-achieve or matanggap na gift and wish at paano mo isa? Siguro maging masaya lang ang family ko. Hindi pa ba masaya? Masaya naman po. Ibig sabihin, maging ano lang kami. Parang ganun pa din. Very strong, bonded, and happy family. And yung health po ng bawat isa sa amin, importante din sa akin. So, yun na lang po. Lalo na sa'yo kasi dahil palagi kang pagod sa trabaho po yan. Yun po. Kaya yun lang po yung mahihiling ko siguro. Nothing in particular. Same thing, peace of mind, which meron naman po ngayon. Kasi dati yun ang lagi kong hinihiling. Pero meron naman po peace of mind. Continuous lang din po. Sabi. Isang buwan na lang at 2020 na. Anong maasahan natin sa isang Elise? 2020, I'm really excited kasi bago din mag-end ang taon, meron din po akong natanggap na blessing na matagal ko na ding pinapangarap. So, yun. Ano to? Pwede ba nating konting-konti lang na pa-blind item? Pa-blind item natin. In terms of ano lang, yung dati nakikita ko lang sa mga post ng iba na ginagawa nila to, ngayon mangyayari din sa akin. Yung ganun pong bagay. Ginagawin ko naman. Naman na po, so malalaman. Siguro, ano ba to? Big product endorsement ba ito? Lead role?
big movie, ganyan-ganyan. Sana yung lahat ng sinabi nyo po magkatotoo din. Why not? No, just me. Pero ikaw nga daw sunod na parang Bea. Most likely, ikaw na yung parang papunta ng Bea Alonso na ganun yung path dahil sa beauty, sa image. Siyempre, tinitingalaan ko din, naman po si Miss Bea. Pero siyempre din po, hindi na yun matatapatan eh, si Bea Alonso na yun. So, sana po, ang wish ko lang din talaga is yung longevity ng career ko po. I don't ask for much. Hindi ko naman po hihiling na sobrang sumikat or anything. Maraming salamat, Elise. Just good day, nakakaloka. Good luck sa career mo, girl. And I'll see you soon, okay? Sa Metro Manila Film Festival. Kailan ito ang showing? December 25 na po. And abangan nyo po ang aming mga promo sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang mall. So sana magkita-kita po tayo doon. Ayan, mga kaabante, Miss Elise Suson. At ayan, sige, umiskierda ka na, girl. At napakaganda, di ba? Ang layo ng itsura namin dalawa, di ba? Pag ganito kasing pagkasama mo ang mga ganitong kagagandang mga artista, di ba? Parang nakakaloka, di ba? Parang nakakainggit na hindi mo maintindihan. Bakit ba ako pinanganak? Charot! Mga ganito, di ba? Anyways, I'm sure naman nag-enjoy kayo sa aming interview at lalo doon sa mga fans at supporters ni Elise at sa lahat ng mga kapamilya, talents. At ito po muli si Ray Pumaloy at na palagi nagbibigay sa inyo ng magagandang interviews. Salamat sa ABS CorpCom, kay Laika, kay Tess Gubi. Naku, napakasala. Naku, talagang it's parang thank you enough. Thanking you is not enough para kumbaga pasalamatan namin kayo ng sa support ang binibigay nyo sa Abante at sa Abante Liling. So, papasok na ang December. So, ako yung mag-ikot-ikot muna dito sa Mall of Asia. At baka sakaling meron akong matisod na papa at mabibigyan ko ng regalo, di ba? Kaya tutok lang po kayo sa aming show ni Dodon kung saan walang atrasan sa telling sa chika kay Elise Poson. Super galing ang Abante Liling!